Sa unang pagkakataon sa mahigit 20 taon, dumaong sa Maynila ang frigate at combat support ship ng German Navy. Bago ito, dumaan ang dalawang barko sa Taiwan Strait na binatikos at inireklamo ng China. Giit ng mga opisyal ng Germany, dapat igalang at sundin ang United Nations Convention on the Law of the Sea, gaya ng kalayaang maglayag sa international waters at mga individual na karapatan ng bawat bansa sa kanilang exclusive economic zone. We're exercising our right to navigate on the high seas and international waters. Obviously, we got some attention from the Chinese Navy, but this was somehow, I would say, safe and secure. Germany is far away from the Philippines, but this water is important to us. And China, I might recall, is also sending its navy to other parts of the world which are not close to China. And every claim by China that this is their waters is internationally, it is wrong from the standpoint of international law. Kinatigan naman ito ng Australia. It's because the South China Sea is a very important international waterway for the whole world. You know, in Australia, around 80% of our trade is done by water, and of which quite a big portion of it goes right through the South China Sea. Para kay retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, malaki ang tulong na naibibigay sa Pilipinas ng suporta ng malalaking bansa, pero kailangan ding kumilos ang Pilipinas. Muli niyang isinulong na magsampana ng pangalawang arbitration case ang bansa para panagutin ang China sa pinsalang dulot ng mga aksyon nito sa West Philippine Sea. Hihingi tayo ng damages. Let's say $1 million. Paano natin kukolektahin yun? May mga utang tayo sa China eh. Nagbubutang tayo para itayo yung Kaliwa Dam. Ibabawas natin doon. So mababayaran tayo. Makatutulong din ang arbitration para mahinto ang mga pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas, kabilang na ang anumang barkong ipapalit ng bansa sa Eskoda Shoal. Ang ginagawa ng China, binabangga yung mga Coast Guard vessel natin, eh kukunti yung Coast Guard vessel, mauubos yan. Pag may arbitration case, ang rule dyan, the parties, China and the Philippines, should not do anything to aggravate the dispute. China will have to slow down. Otherwise, magagalit ang tribunal sa kanya, matatalo sila. Suportado naman ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na dagdagan ang budget ng Philippine Coast Guard para mas maging epektibo nitong mabantayan ang dagat ng Pilipinas. Marami ring sumusuporta na palakasin ang kapasidad ng Philippine Armed Forces sa pamamagitan ng pakikipag-alyansa sa iba-ibang bansa. Nakatakdang magpulong ang Philippine Navy at German Navy sa Martes para sa joint exercises. Interesado rin ang Germany sa katulad ng Visiting Forces Agreement na pinasok ng Pilipinas sa US, Australia at Japan. Nag-uusap na rin ang Pilipinas at France para sa katulad na kasunduan. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,